Masiglang nakibahagi sa isang training seminar ang Care Group Leaders and Adventist Local Church Elders sa Cavite Mission. Ang nasabing pagsasanay para sa mga care group ay idinao sa Adventist International Institute of Advanced Studies o AIA sa Silang Cavite upang lalong magpaunlad sa kanilang mga paglilingkod. Ang iba pang detalye nasa balitang may pag-asa ni Samuel Fuentes. Sabik na bumalik ang mga elders at care group leaders sa kani-kanilang lokal na iglesia matapos dumalo sa training seminar na may temang Empowered for His Mission. Ang naging sentro ng pagsasanay na ito ay kung papaano mas mapapaigting pa ang mga paglilingkod ng bawat care group at mahimok ang bawat miyembro ng iglesia na makisangkot sa pagbabahagi ng mabuting pabalita. Nilalayon po ng atin pong pangasiwaan na maunawaan pong lalo, mayakap ng mahigpit lalo, at maisagawa po ng may pagtatagumpay ang atin pong mga care group ministries sa atin pong mga lokal na iglesia, na bawat mga care group leader ay alagaan po nila ang kanila pong mga kanya-kanya mga care group na pinangangasiwaan para po ito'y magpatuloy, yumabong, lumawak, lumaki, at maging maunlad. At darating po ang panahon, mula po dito sa care group na ito, ay maitatayo at maitatatag ang panibagong iglesia. Ako po ay sobrang excited lagi pag may mga ganito kasi this is the only way na ma-upgrade kami kasi hindi naman kami pastor. So, ma-upgrade kami in a sense of spirituality, yung mga updates sa mga sitwasyon kung paano kami lalong mabus pa yung aming mga moral, spiritual sa pamagitan nito. Kasi inaamin namin na kami as an elder, hindi rin perfect. May mga bagay din kami na we're doing our best for God's glory, ministering people, doing God's way. Pero there are times na minsan, mga obsolete na pala. Or kaya maaaring hindi na masyadong patok or acceptable sa community. Mula rito sa Silang Cavite, hatid ang Balitang May Pag-asa. Ako si Samuel Fuentes para sa Hope Today and PUC News.